So ayun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So panibago na naman tayo, panibago tutorial. Sagutin ko lang yung nagtatanong kasi may nagtanong sa akin dati kung ilang oras daw ang kayang itakbo ng isang generator. Hindi rin ako ganun mga bro, ka-expert pagdating sa generator kasi natuto na lang din ako na to. Actually, hindi naman talaga ako nakapag-aral tungkol sa pag-generator. Pero sa mga experience ko, so natutunan ko na rin kung paano papaandar at yung maintenance ng isang generator mga bro. Bali, sasabihin ko lang sa inyo kung ano talaga yung experience ko at kung gaano katagal yung naranasan ko bilang maintenance ng isang generator. So ayan mga bro, so kasi medyo matagal-tagal din natin hindi na pa-start yung generator. Lang ko lang siguro ng isang buwan. So ngayon, mag-i-start lang ako kasi mag-iisang buwan na hindi siya na pa-start gawa nga nung lockdown dahil sa COVID-19. So yan mga bro, bago natin umpisahan, so hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kang updated sa mga videos na i-upload pa natin. Tara! Kick! So welcome back mga bro. Ayon sa aking na experience, ang pinakamatagal kong napa-start na generator ay umabot siya ng 5 araw. Sabi kasi ng iba, 3 araw daw. Pero sabi ng iba, kahit daw isang buwan, kagaya ng mga kaibigan kong maintenance din ng generator, sabi nila kahit isang buwan, basta i-maintain nyo lang yung mga sine-check pag umatakbo ang generator, kagaya ng coolant, kagaya ng engine oil, ayan, mga yan, may mga leak, baka magkaroon ng tagas, ang iwasan nyo yung overheating mga bro. So yun lang daw, pero sa akin mga bro, so i-share ko sa inyo, ang pinakamatagal kong nagamit, ito mismo generator na ito, ay umabot po ito ng 5 araw na tumatakbo tuloy-tuloy, so wala siyang tigil. Wala siyang tigil. So, kayang-kaya ng generator yung mga bro. Kagaya nito, malaki po yan. Then mga bro, yun lang ang may share ko sa inyo ngayon. Ngayon, papandarin muna natin to. Gawa nung medyo matagal lang hindi napandar mga bro. Yan mga bro, pandarin muna natin to. Kasi medyo matagal-tagal lang hindi napapandar to. I-check muna natin yung oil level niya. Baka wala na. Mahirap, pandarin nyo yan. Tapos, wala na pala kayong langis. So, magkakaroon tayo ng problema dyan. So, take nyo yung joystick mga bro. Ayan, okay pa. Madami pa. At okay pa yung ano niya, viscosity niya. So, hindi pa siya ganun ka gamit na gamit. Kasi hindi naman ito nakagamit mga bro. Halos bihira ito magamit eh. Pag burn out lang. Ayan, tik muna natin yan mga bro. Tapos, yung battery nito mga bro, dinedisconnect ko. Kasi pag hindi dinedisconnect, minsan nalulubat kahit hindi mo ginagamit. So, kinupuna natin. Ayan. So, dinatanggal ko yung isang terminal ng battery dyan. Yung negative. Yan. Kabit muna natin. Tapos, punta tayo sa control. Mga bro, double check nyo pag nagpandar kayo, double check nyo yung breaker ng generator. Kagaya nito, ito yung normal natin. Galing Meralco, ito yung sa generator. So, naka-off siya. Tapos, dito sa generator, mayroon din naman breaker yan. Ayan, so mayroong breaker, kung hindi ito nyo, naka-off yan. Siguraduhin nyo naka-off yan mga bro, kasi pag in-start nyo naka-on yan, magsasalabong yung kuryente, sasabog. Boom, patay. Sunog. Ayan. So reset muna natin. Tapos mga bro, pagpandar, manual lang. Ito pala mga bro, ay Cummins. So 375 kVA yan. 375 kVA yan. Saan ba yan? So rated kVA yan. 375. So yan, sa pag-i-start nyan, pindito nyo lang yung manual at start. So manual, sabay, start. So ayun mga bro, ganun lang. Uulitin ko, experience ko, pinakamatagal na takbo ng generator ay umabot siya ng 5 days. 5 days mga bro, ang inabot